Yo, what's up mga homies? This is your man Lrad. At ayan, katatapos ko lang ng trabaho ngayon. Just came out from work. Yan yung office namin, ayan yung building ngayon, no? Yan. So, katatapos ko lang ng work ngayon. At pupunta ako ngayon ng Silimanya. Bibisitahin ko si Bro Rhoad. Ayan. Meron kasi yung siyang ginawang teaser. Yung ano, Balik Bayan, Balik Utang. Resibo lang daw ano, dagdagan. So, medyo nakarelate ako dun sa teaser niyang yun. Nihaan niya akong gumawa ng kanta. Sabi niya, magsulat ako ng verse ko. So, I decided, okay, why not? Pinagtripan ko. At medyo nakatapos na ako ng isang verse. So, papunta ako ngayon na sa Lumanya para i-present sa kanya yung verse na yun. Sana naman maging okay ang naisulat ko, pumasa sa kanya, para naman, di ayun, diretso record na kami nun pagtagal-tagal. Tingnan natin kung ano mangyayari. Medyo excited din ako eh. Natuwa din ako dun sa topic na yun eh. So, ayun, papunta na ako dun and see you guys there. Boom! Sulimanya sa wakas. Sana lang maabutan ko pa si bro kasi may pasok yun ng 5 o'clock. Kaya sana nandun pa siya pagdating ko. Sabi niya naman mga 5 o'clock o 6 o'clock ang pasok dun. Pero sabi niya mga 5:20 siya alis eh. So we'll see. Sana nandun pa siya. Yee! Inabot pa ng stoplight. Boring. Ayun yung bahay nila dito sa loob kasama nang wala siya. Kailangan ko tawagan. Park muna ako. Oops. Yo, what's up? Ayan, kasama ko na ngayon si Bro Rhoad. Ayan. Ayusin namin ngayon yung kanta niya, yung ano yan? Anong title nun? Balik Bayan, Balik Utang. Balik Utang, ano? Ayan, Balik Bayan, Balik Utang. Ayusin namin yun kasi, kaya sabi ko kanina, medyo nakarelate ako dun. Kaya papakita ko ngayon, magpe-presentation ako kay Bro ngayon. Papakita ko sa kanya yung sulat ko. Sana naman maging okay yun at pumasa sa kanya. Ganda ng setup niya dito. May maliit na terrace siya. Ayun, say hi muna sa mga fans. Shoutout pala dyan sa mga kapamilya ko sa Pinas. Yan. At sa lahat ng mga kabalikat dyan. Ha? Yan, mga kabalikat. Magandang good morning sa inyo lahat. Yeah. Road nga pala, a.k.a. Alright. A.k.a. Alright. Yan, Alright TV. Check nyo siya sa YouTube. Yeah. So ayun, ayusin namin yung ginawa namin. Sana maging okay yung pumasa yung sulat ko sa kanya. At yun, tingnan natin. Kayo na din maging critics, magdarinig nyo pagtagal. Sige, sige, talin ako eh. Boom! Yeah, man. Sabi ko pasok. Pasok ka. Ito mo na, hirap ng buhay sa Pinas. Ano mang kaya ng gawin buwan ang hirap ng lagas. Tulo ng pao sa wagas. Lahat ng isa sa buhay, lumaan araw buwan ako pag
kahit walang maiiya pang naiiyaan at nasusunod lahat ng lupan pagkain sa hirap hindi na kaibigan hihirap sa likuran hindi pa sumasagot ay tumula ang listahan luho sa katawag ang pagka ng pagkalagaan upang sa pagkulay hanggang ngayon, hindi naman ang susi kahit hindi makaibon sarap naman sa feeling bayanin ang ilang kaon problema lagi ang feeling sa utang ay nakabaon balik bayan, balik utang resibo lang nadagdagan 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 pasok second verse yeah. Oh no ulit. Hirap ng buhay sa Pinas, sa loob ang kaya ng gawin buwan ng hirap ng langkas, tuto na pang sumugas, panawin sa buto mong katumba, kaya nangarap at tuwing sa pagbasa ng maranasan. Alwang-alwang ng buhay, pagkain ang masasarap ng gamit ng kukunin ng mutong makulay. Lahat ito isa sa buhay, tumahal araw buwan na ako magkikin sa kuro kaalaman. Sa aking mahal sa buhay, hindi ginahap, bawat hiling na sanggit ay pera at tapat. Kahit walang matitinyabang ay iyaan at masusunod na hat ng buhay. Hiling na kaibigan, ay hirap talibuan. Hindi pa sumasahod, ay puno na ang listahan. Duho sa katawang kalwat ka ng pagkalagakan. Tupag sa pag-uwi at ikaw pa sa lipunan. Minsan ay nahihirapan, hindi pa rin mag-apon. Ang pulupan ko ng puyatan, mamulat sa aking kahanan. Kung ikay bagong bayan eh ika at sumabay na balik bayan balik utang resibo lang nadagdagan balik bayan balik utang resibo lang nadagdagan balik bayan balik utang resibo lang nadagdagan balik bayan balik utang resibo lang nadagdagan. No. Oh, ayan. So, natapos na yung trip namin ni Bro Rhoad. At ayun, nag-practice na kami. Isang verse pa lang yung nagagawa ko. Pero yung kanya, mga medyo tapos na. Tapos, babalik na lang ako dito para sa susunod na verse pagkatapos kong magsulat. And ayun, yung huling verse na gagawin namin is sagutan yun eh. Tingnan na lang natin kung paano mangyayari na sana mga workout namin na maganda yun. Kailangan kasi namin upuan yun. So, ayun. Sana maging maganda yung outcome ng trip na to. Balik bayan, balik utang, resibo lang, nadagdagan. Tawa talaga ako dun eh. So, ayun. Hihintay ko na lang si bro. Maliligo lang siya. Hati ko muna siya sa work. Alam mo naman, kailangan kumayod. Mga OFW. Hihintayin ko lang siya magayos. Then, tatrap ko siya sa chilies. And then, kita-kits na lang uli kami para sa susunod namin pagsaan.
Okay, tapos see ya na siya na mag-ayos. Okay, we're on his way. We are on our way sa work niya. Hatid ko na muna to. At ayun, sobrang late niya na. Yeah, I love some chilies. We love chilies. Makakahinga niya minsan. Ang kaya ka bro, pag ano like this. Hanggang alas 5, may lunch open kami. 14 minutes lang yun. 3 items. Nandito na kami, so i-drop ko na si bro. And ayun, paano, balita na lang bro. Balita na lang, susunod na jamming session ulit. Maganda sana bukas, no? Oh, kung maano natin bukas, magtrapa natin bukas. Pagkatapos mo yung verse mo, sabihan mo. Tapos pa sa ako na yung... No. Mas maganda kung upo ka natin. Oo, upo talaga doon kasi pag ina natin yun, hindi natin magagawa ng maganda yun. Pangit nyo kasi kung isusulat natin yung solo lang. Dapat dalawa tayo nandun. Okay, maganda maging sagutan dapat natin. Okay, so ayun, I just got home at nandito na ako sa bahay. Okay naman yung naging session namin ni Bro Rhoad ni a.k.a. Alright. Yeah, follow nyo siya, Alright TV sa YouTube. Okay naman, so far, okay naman yung verse ko. Isa pa nga lang, medyo kulang pa. Tapos hindi pa namin medyo sa ulo. Hindi pa namin sa ulo yung mga verses namin kasi bago gawa lang namin. Pero irarush na namin itong project na to and hopefully matapos na namin kaagad para mabilis namin kumbaga sana mabuo yung kanta. Nakakatawa yung topic eh. Tsaka tingin ko madami pa ako lilinisin doon sa mga sinulat ko kasi parang medyo mababaw pa ayusin pa namin yung pattern ng story. Pero so far so good naman, ayun. And then check na lang natin next time. Sana sa susunod na punta ko doon buo na. Kasi ewan ko, few days niya pala binibigay sa akin yung project. Siguro 3, 4, 5 days, ganyan. Ano na, mga 4 days, ganyan. So, ayun. Itakits na lang uli next time hanggang sa mabuo namin yun. And sana maging okay yung gagawin namin na yan. Okay? Bye, guys. Peace.